nandito na ako ngayon sa tinatawag nating Valencia, Bukidnon. Ang biyahe mula Davao City papunta rito nasa 3 to 4 hours depende sa pagmamaneho. At bukas naman pupunta kami sa Gensan. Mga 2 to 1 half hours yung biyahe, ulitin ko, depende pa rin sa pagmamaneho. According to your speed. And then, dito naman sa Valencia, nakita ko naman yung mga dinaanan namin dito sa Bukidnon. Merong tinatawag na Rancho Bukidnon. Talaga, yung nga lang, nakalimutan ko mag-vlog doon. Talagang napakaganda. Makikita nyo yung bundok, iba't ibang lugar, everything. Tapos, dito rin, uso rin dito, syempre, bahagi ng Mindanao, usong-uso pa rin ang durian, marang, mangustin, yan ang ano rito. Marami na rin negosyo, nakikita nyo. Para ka na rin halos nasa Pampanga, yun ang term. Siyempre, hindi Maynila, pero parang Pampanga City na rin. Halos parang Maynila na rin ang dating. O parang Laguna, yan. Manila na rin halos ang dating kasi sa dami ng bangko, negosyo, at kung ano-ano pa. Tapos yung jeep nila, tingnan natin yung jeep na, yung tricycle pala, yan ang tricycle nila. Yan ang itsura. Yan, kita mo, Solomon Z. Parajes. Yan yung kanilang tinatawag na, hindi ko alam kung pangalan niya yun. Parila. Parila app. Yan yung mga lugar na pinapupay. May Marlita G. Dingkong. Yan, makikita natin. Ganun kaganda rin ang Valencia. May kakaiba siyang, kumbaga sa pagkain, may sariling sarap eh. May sariling dating. Marami na rin ang tao, kaya napakagandang magkaroon ng negosyo dito. Yun nga pala, gaya ng ulitin ko, nandito kami sa Valencia ngayon to present our business. And then, pupunta kami mamaya sa General Santos, yung lugar ni Manny Pacquiao, at kung saan ipepresent din yung business. Yan. And then, yan, nandyan, dyan kami nakahimpil sa Hotel Valencia. Yan ang kilala, New Hotel Valencia. Kaya mag-enjoy kami. Tapos ng Gensan, gaya na sabi ko, pupunta kami, babalik kami papuntang Davao City. Ganon kaganda yung travel ng pagninegosyo namin. Parang nagta-travel lang talaga ako, nag-enjoy. Yan. Meron kaming malaking ABC dyan. Ang ibig sabihin ay, we're going to present our business to other people for them to have a new business, a special business, a unique business. Yun ang kagandahan. Nandun, may ballroom pa pala rito. Yan, syempre hanap tayo ng tinatawag nating presko, yung may anino na, para hindi babad sa init tong sasakyan natin. Yan, okay. Guys, nawa maging successful lalo yung business namin, kung saan ay this month, September 3, 2021, I joined with them sa management kung saan ang pangalan po ng company ay AdTech, Advanced Technology. Ang mission po ay tulungan ng mga farmers. Hindi nila na kailangan magsakla yung interest na utang. Tutulungan namin mula dun sa pagtatanim, may sweldo sila. At pagkatapos, yung binhi, yung mga kailangan para sa organic farming, isusupply namin. Ganun din. Ano, syempre, may catch din. Syempre, pag nabenta na yung ani, 50% yung kanya. Imagine niya, walang collateral, walang interest. Kaya makakatulong kami sa mga magsasaka. At titingnan natin kung ano magagawa ng kumpanya upang mahalin ulit ang tinatawag nating pagsasaka. Alam naman natin, walang pagkain sa pagkainan kung wala ang magsasaka. At mawawala lamang ang magsasaka kung alam nilang hindi naman sila kumikita sa kanilang saka. At since we are now in new normal, nandun din tayo sa new normal business. Ibig sabihin, we are under in a cyber world. Ang gagawin namin ay online marketer. Kukuha kami ng online marketer kasi dream namin ng one-stop shop na nandun din yung organic food na kailangan natin. At malalaking kumpanya, nakikipag-tie up na kami. Hindi ko lamang muna pwedeng banggitin ang pangalan nila. It's really a big business na kilalang kilala sa buong Pilipinas. Marahil yung iba rin ay sa ibang bansa.
At advance ang aming technology when it comes to farming, 30 years. Siyempre, nandiyan na katulong namin ang Australia, tinatawag nating Israel at iba pang bansa dun sa technology yung ginagamit natin. Kaya napakaganda nito. Yung mga mayor matutulungan namin, yung mga barangay, yung mga estudyante, eskwelahan. Yun ang aming tatargetin. By the way, yung mga tao namang naglilingkod sa Diyos, yung tinatawag na merong calling na pollen calling o yung tinatawag nating tent maker, tinitingnan din namin kung paano namin sila matutulungan sa pagninegosyong ito. Hindi kami nagnegosyo para lamang kumita. Nagnegosyo kami para sa kapurihan ng Diyos. At naniniwala ko, kaya ka pinagpala ng Diyos para pagpalain ang ibang tao. Yun ang nakakalimutan ng ibang mayayamang tao. Nagiging sobrang greedy sila na isang araw, iiwan din naman nila yung nilikom nilang kayamanan. Kaya ang sabi ni Kristo, "For what shall it profit a man if he gain the whole world and lose his own soul?" Sa aming pagninegosyo, importante ang kaluluwa mo, hindi ang kayamanan mo. Kaya nga, to God be the glory. Maraming salamat po.